Magandang araw po o magandang gabi saan man tayo naroon. Hindi ko na po patatagalin. Gusto kong magbigay ng konting tip. Dadamihan ko na lang sa next video ko siguro. Gusto kong magbigay ng konting tip doon sa mga Pilipina na gustong magpakasal dito sa Pilipinas. Kailangan hingan nyo ang inyong magiging asawa na foreigner ng kahit 5 weeks na bakasyon sa Pilipinas dahil maraming proseso. Ang unang proseso ay pagkuha ng marriage license. Ang kailangan lang naman ay birth certificate mo, kailangan sa PSA na, at birth certificate ng asawa mo at certificate of no marriage. Pwede na sa inyong municipality, kaya lang maghintay kayo ng release noon. So, kung nagbabalak kayo na magpakasal dito, ikaw na babae na magiging wife, malayo pa lang, mga 1 month before kayo magpakasal o bago dumating asawa mo, or 2 months, kailangan kumuha ka na agad ng certificate of no marriage at birth certificate mo. Damihan mo ng copy, kahit 2 copying original. Tapos, yung asawa mo kailangan din nun. Kung saan nyo gustong magpakasal, agad-agad kayong pumunta sa municipality. Kung gusto nyo sa simbahan, mag-inquire kayo doon. Sabihin nyo ang lahat na gusto nyo magpakasal sa Pilipinas, ano yung mga requirements, at bibigyan naman kayo ng instruction. So, ang tips ko lang, kailangan merong legal capacity na makukuha ang inyong asawa sa US Embassy. $50 lang naman yun. Bago nyo pauwiin yung inyong asawa, kailangan meron kayong magandang komunikasyon. Mag-usap palagi kayo at mag-i-report nyo ang mga detalye na nakukuha nyo. Kailangan, hindi naman mahirap. Mahirap lang sa taong iniisip ang mahirap. So, hindi naman kailangan budgetan ng napakadami. Gastusan ng dahil lang sa bagay na ganun. So, basta kung saan kayo malapit na municipality, original kung saan municipality, punta kayo doon agad-agad, mag-inquire agad kayo. At kuha agad kayo ng PSAs, CENUMAR, at lahat ng information ibibigay naman sa inyo. Pero ang pinakamahalagang information na hindi nila kayang ibigay ay kung paano makakakuha ng legal capacity. Hindi nila alam yun. So, ang legal capacity ang pinaka-importante. Requirements dyan ng inyong ni groom nyo. So, yung magiging asawa niyang foreigner, kailangan, o kung taga-America siya, kailangan ng legal capacity kapag nakapag-book na siya ng date, arrival date niya, hotel, kailangan mabook din agad niya kinabukasan ay timing na makakapunta siya ng magpa-appointment date na agad siya dun pa lang bago niyo pa lang i-prepare ang lahat. Every day na papuntahin mo siya sa website ng US Embassy, www.usembassy, at doon i-search lang ng asawa mo kahit doon na sa kanyang side sa ibang bansa kung paano makakapakuha ng date appointment. Madali lang naman yun. So, kung marunong sa computer, marunong bumasa, siguro naman marunong, madali niyang maiintindihan yun. Yun ang napaka-importante. At kapag nakuha niyo yun, agad-agad niyo yung ibigay, yung requirements na yun, para maproseso agad.
ng isang doon sa municipality niyo kung saan niyo gustong civil or church. Ako, 4 weeks lang yung asawa ko na proseso namin mag-asawa, yung kasal namin. Maraming interview, pero kung hindi nyo naman kaya yung mga interview, well, may mga seminars pa. Kung hindi nyo naman kaya na isiksik lahat ng mga interview at seminar, so sa civil na lang kayo, mas madali, mga 3 weeks lang, mai-schedule na kayo. So, basta, wag lang paghinaan ng loob, at ang payo ko lang sa inyo, ay, dun sa mga gusto magpakasal dito, okay yun, kasi nakikipit na ang presidente ng Amerika. Doon naman yun sa mga may kasintahan na taga USA. So, sa ibang bansa tulad ng Europe, hindi ako masyadong aware sa kanilang sistema ng kanilang kung paano makapagpakasal. Parang alam ko, same lang din naman. So, yun lamang ang aking maishishare, pero sa susunod kong video, dadamihan ko. Dahil medyo antok na rin ang lola nyo at medyo gabi na rin dito, hating gabi na. So, sa mga gustong humingi ng payo, ng tulong, ay like and subscribe at comment lang sa channel ko. Bye!